Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ito po ay sa lungsod ng Malabon, nangyari po ay isang matandang babae ang walang awa hong binaril sa ulo. Ang motibo sa kanya pong pagpatay, ang pagkakawang gawa ho ng biktima. Buong detalye po, ito po ang Kilos Pronto Crime Desk. Nung tumawid po siya, nakita ako po na may bumaril po sa kanya. Saan siya ang binaril? Na may ulo. Tapos? Naglakad pa po siya noon. Tapos pagkalakad niya po, umano siya, mas bigla po siyang bumagsak. Tandang-tanda pa ni Jay, hindi niya tunay na pangalan ang pamamaslang sa isang babae sa barangay Katmon, Malabon City. Kinilalang biktima na si Milagros Masalyo, 68 anyos at residente rin na naturang barangay. Si Milagros ang presidente ng asosasyon ng informal settlers na tumutulong din sa mga kanayo nila pagdating sa pagpapakabit ng kuryente. Bandang alas 7 ng gabi noong 29 ng Enero ngayong taon, pauwi na sana ang biktima nang bigla na lamang siyang binaril ng isang hindi patukoy na gunman gamit ang 45 baril. Sa imbestigasyon ay sinagawa ng Malabon City PMP sa paungunan ni Police Officer 2 Urakimar Binayog. Isang tama sa ulo ng biktima ang agarang ikinamatay niya. Pauwi sila nung araw na yon, kasama niya yung kanyang apo at ang anak. On the way home sila, merong biglang sumalubong sa kanila na isang lalaki na hindi akalain nung biktima na yung pala yung babaril sa kanya. Nakita nung apo niya na tinapik yung biktima. Paglingon ng biktima at saka binaril yung biktima sa ulo ng dalawang beses. Ayon sa testigo na itatago namin sa pangalang Jay, nakipag-usap lamang daw ang biktima sa ilang mga residente ng barangay na lumalapit sa kanya tungkol sa pagpapakabit ng kuryente. Nakipag-usap po siya dun sa babae tungkol dun po sa pakabit ng ilaw. Tatlong babae po yun. Tapos sabi po ng babae, isa, magkita na lang daw po sila sa taas. Kung pwede lang daw po umaga. Tapos sabi po ng matanda, hindi daw po kaya ng umaga kasi daw po may inaasikaso siya. Kung pwede lang daw po, lunch na lang daw po, mga 1. At matapos ito, dito na nakakita ng pagkakataon ng gunman na isa katuparan ng kanyang plano. Nung pagkabagsak ng matanda, matapos siyang mag-iwang-iwang, wala na siyang sinyalis na buhay pa siya. Meron po. Nung nakadilat po siya, nakatingin po siya dun sa babae. Pagkatapos niya po umiyak, napapikit na po siya. Ikinwento rin ni Jay sa Kilos Pronto Crime Desk ang itsura ng gunman. Matangkad po siya na yung sombrero niya kulay itim. Katamtaman lang yung katawan. Tapos yung ilong niya matangos. Katamtaman lang din yung kulay. Hindi siya singkit. Mahapal yung kilay niya. Tapos biglang tumakbo siya sa likod ng babae. Papunta din sa taas. Kaya naman, malaking paniniwala ngayon ng pamilya ng biktima na ang pagtulong ni Milagros sa mga kabarangay ang naging ugat ng pamamaslang sa kanya. At ang mga nag-aalok ng jumper o illegal na pagkabit ng kuryente ang posibleng utak sa pagpatay. Ang kanila kasing modus ang pangunahing maapektuhan ng pagtulong ng biktima sa mga residente. At dahil na rin sa takot, pinili na rin ang pamilya na huwag nang humarap sa kamera.
Sigaw pa rin nila ngayon ang agarang hustisya para sa kanilang ina. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangangalap ng pulisya ng ebidensya upang matukoy ang salarin at totoong motibo sa pamamaslang. So, siguro, ang sigurong ipanawagan natin sa PNP, eh, bilis-bilisan ho ninyo dahil kawawa ho yung biktima. Siya na nga ho nagmamagandang loob para mabigyan po ng ilaw at kuryente po yung mga tao ho dyan. Eh, siya pa yung pinag-initan. Eh, alam mo natin, kapag ang illegal ho, eh, namayani ho dyan, eh, wala ho. Parang ho kayong kinain ng sistema ho dyan. Wag ho, tulungan ho natin yung pamilya ng biktima ho para masugpo at mahuli po yung suspect na yan, ha? Ayun. Okay.